Magandang araw po. Welcome sa JS Design Engineering. Discuss ko sa inyo steel connections, specifically yung tinatawag nating welding connections. Isa sa mga popular dahil ang welding mabilis po itong gawin compared sa mga bolted connection. May mga advantages welding connection dahil yung bolted connection, meron tayong binubutas doon. Kunyari yung steel plate, ikokonekta natin doon sa another steel plate or yung structural member connected to this plate. Yung structural members, yung base plate niya, bubutasan natin yun. So magkakaroon siya ng reduction doon sa area. But ang welding, wala tayong tinatanggal. Gross area yung ginagamit natin. Walang reduction sa area. Kaya ang welding, bukod sa mas mabilis gawin, mas effective siya, wala pong natatanggal na materyales. Bago tayo mag-start, meron tayong introduction. Yun yung ipakikita ko sa inyo. No? Sabi natin dito, introduction natin, number one, symbols. Mga prominent symbols na ginagamit sa welding. Nakita nyo rito, yung number one, yung drawing triangle, yan yung fillet. O yung tinatawag na fillet weld. Yung pangalawang drawing, back. Yung pangtatlo, yung slot. I-explain ko sa inyo yung bawat isa, but very light lang. Ano? Ang focus natin itong fillet weld. Ito yung i-discuss ko sa inyo, yung fillet weld. Kasi yan yung pinaka-popular. Ano ba yung fillet weld? Ito yung normally ang ginagamit natin dun sa mga connection is perpendicular. For example, two different base metals connecting to this plate. Ito yung structural steel. Ikokonekta natin sa base plate, normally perpendicular siya. Drawing ko, no? Kung ito yung base plate, let's say, mahaba pa yan, ano? And then, ito yung structural member na ikokonekta natin. Makikita nyo, itong connection na to is perpendicular dun sa base plate. Ang normal connection, yan yung tinatawag na fillet weld. Yan yung i-discuss ko sa inyo. Yun namang back. Sa pagkakaalam ko ito, kung ito yung dalawang base metal, actually, ayan, mahaba yan. Then, pagdudugtungin natin, nandito naman yung welding niya. Hoping na magkakaroon ng penetration sa base metal. Kasi yun naman talaga ang basic ng welding. Portion nitong base metal, matutunaw yan. Magme-melt yan, magme-melt. Magiging homogeneous yung welding rod. Welding rod, hahalo siya rin sa base metal. And then, doon sa slot, kunyari, ito yung dalawang materyales. O ito kunyari yung base naman niya. Perpendicular pa rin siya, pero ito lalagyan natin. Pupunuin natin to. Ganun din ang principle. So, yung number two, types of welding rod electrode. Ano ba yung mga types of welding rod? Ang sulat dito, E60 series. Yung isa, E70 series. Bakit yon may XX? Yung XX kasi, ito yung type ng welding rod. Depende sa materyales ng base metal. Nagbabari siya. Maraming klase po yan. Merong 60-10, meron 60, alam ko, 60-11, meron 60-18, marami klase. Yung first two digit, ito yon yung 60. And then yung last two digit, ito yung electrode. Depende sa materials ng base material na gagamitin natin. Kunyari, galvanized ba siya, mild steel, mga high carbon steel, nagbabari po siya, depende sa tigas ng bakal. So, ang minamatch natin yung series ng welding electrode base sa materials ng base metal. Ngayon, dito sa pangalawa, E70 series. So, ang E70, alam ko meron siyang 70-18. Ano pa isa? 70-24. Same thing with 60. Ibig sabihin nun, kung 60,000 PSI. Yun yung strength, ultimate strength noong welding rod. In SI unit, that is equivalent to 414 MPa or 414 megapascal. Yung E70, 400 MPa, hindi ko na isinulat dito. Kailan natin ginagamit yung E60 series? Kailan natin ginagamit yung E70 series? Depende sa recommendation designer yan. Normally, ang ginagawa nila dyan, iminamatch nila doon sa strength ng bakal. Kunyari, ang strength ng bakal mo is 400 MPa yung bakal mo. Bakit ka gagamit ng welding rod na mas mababa sa 400 MPa? Kunyari, ginamit mo 414 o 450 MPa yung bakal. Ba't ka gagamit ng E60? 414 MPa lang siya. Gagamitin mo yung mas mataas. Yung E70 ang gagamitin mo. Dapat mas malakas yung welding rod doon sa base metal. Bakit po?
ayaw natin maging reason yung connection doon magkaroon ng failure. Dahil yung base connection, naturally, ando doon yung weak point. Connection yan eh. Cold joint yan, i-welding natin. Kaya hanggat maaari po, ang ginagawa natin, yung welding electrode o yung welding material na gagamitin natin is higher than base metal. Yung number 4, diameter sa ranges from 1/8 to 5/32. Binigyan ko lang kayo na idea. Ito yung diameter. Kung makikita ninyo, matataba yung mga welding rod. Ano? Hindi yun yung sinusukat natin na 1/8 to 5/32. Kasi may coating yan eh. Parang alam nyo ba yung ginagamit sa pagka New Year, yung loses. Yung loses, ano? Matataba yun. Pero ang talagang, ano na, yung nasa loob, yung rod, yun yung sinusukat natin. Kasi yung nasa labas, yun yung pagka ginamit mo na yung welding rod. Sinunog mo na siya, nag-melt na siya. Nagkakaroon ng flux dun sa labas. Pagkatapos na ma-welding yung dalawang materials, pinupukpok nila yan, ang mga welder, nilalaglag nila yon. Yung nalalaglag na yon, yung coating. So, yun po, ang diameter, ito yung range niya. But hindi natin kailangan ito no, sa calculation na ipipresent ko sa inyo. Pinakita ko lang para meron lang kayong mga information. Okay guys, kung natatandaan ninyo about design of stringer, pinangako natin doon, magbibigay tayo ng connection. Idi-detalya natin yung ating welding connection doon sa beam. Ito makikita nyo, no? Dito, ito yung concrete beam. Yan yung concrete beam. May naka-embed na base plate. Yung base plate, meron siyang studs. And then, bago natin ibuhusan yung ating konkreto, ipupwesto na natin yan. Pag-buhos natin, natuyo yung concrete, tatanggalin natin yung formworks. Kaya pagtanggal ng formworks, lilitaw itong base plate. Nakaready na siya ngayon, iseset natin yung ating stringer, i-welding natin. Yun yung didiscuss natin sa inyo. Ito yung welding. Welding connection between two different materials, base plate, at saka yung stringer. So in this case, kung natatandaan ninyo, ang design natin doon is C8x18, yung stringer natin. I-weld natin sa base plate. Hindi ko na ipakikita yung detail nito. Dahil ang topic natin is yung welding connection. So pag tinignan ninyo rito, sa front, ito makikita ninyo. Ito yung base plate na partially naka-embed sa concrete. So, pero yung face niya naka-plus doon sa side ng concrete para maganda tingnan. And then yung ating cross-section ng C8x18 ito. Sana nakikita nyo yung kulay green no? Doon sa perimeter ng C-channel. Ano? Yun yung ating symbols ng welding. I-welding natin siya all around. Paikot. I-welding natin. I-check natin kung sufficient ba yung haba ng welding doon sa perimeter ng ating cross-section ng stringer to sustain an ultimate load o yung VU. Which is 30 kilonewton. Ang properties ng C8x18 is D. Ito yung depth. Actually, mas mahaba pa sana yan dahil yung depth niya ito eh. But kung naka-skew siya, nakaganyan siya, natural mas mahaba, no? Pero simplify na lang natin, mas safe kung gagamitin natin yung D is equivalent to 203. And then, BF o yung breadth of plans is equivalent to 64. Thickness of plants, yung thickness of plants, yung ibabaw at saka yung ilalim is 10 millimeters. And then yung thickness of web, ito, is equivalent to 12. Ngayon, ito po, no? Ito importante sa pag-design. Simple lang mag-design ng welding. Ito lang ang tatandaan ninyo. Ang code, in-specify ito, no? VR is equivalent to 0.67 multiplied by phi W multiplied by X U multiplied by AW. Anong ibig sabihin niyang VR. Yung VR is shear resistance. Shear resistance ng welding. VW, given ito, 0.67 ang pinapagamit sa atin. And then yung XU is equivalent to 400 MPa if we are going to use E60 welding electrode. So, kukunin natin yung shear resistance. So, makikita ninyo rito sa drawing ko. No? Ito yung base metal. Ito yung base plate. Ito yung base plate. Ito kunyari yung isang part nito. Kung isinection natin to, sinection natin yan, ano? Makikita natin to, nakatutok siya, perpendicular siya rin sa base plate. So makikita natin, ibang location, tinignan natin sa ibabaw. Ito yung stringer to. O yung part ng stringer, yung web. Stringer web. Ito yung welding, yung kulay green. Sana nakikita nyo, ano? I-focus ko muna. So guys, makita ninyo, ano? Ito yung welding natin, yung kulay green.
Normally, ang welding, pag binusisin ninyo, tapos na yung welding, naikabit na siya. Tignan nyo, ganyan ang shape niya eh. Meron siyang parang naka-arkong gano'n, matambok siya sa gitna. But kung imamagnify natin yung portion natin, kukunin natin dito yung strength dito. Yung strength ng welding, yung resistance niya pagka hinatak siya. Dahil lalabanan niya yung ultimate load na 30 kN. Kung imamagnify natin tong part na to, isolate natin yan. Let's say ganyan ang forma niya, no? Ignore na natin ito, yung parang sloping na yon. Hindi na natin siya isasama. So, i-assume natin na straight line na siya para mas safe tayo. Ito, pagpalagay natin 4 millimeters, equal yung leg niya, no? Ang tawag dito, leg. Ang dimension ng leg is 4 millimeters by 4 millimeters. Triangular siya. But pag kinuha natin ang resistance nung fillet weld, ang kailangan nating ma-determine ito, yung throat na tinatawag. Right angle siya dito, sa diagonal, ang tawag dito, throat. Maaring iba sa inyo, no? Natatandaan yan. But explain ko na lang uli. So, ano ang formula ng throat? Pagkuha dyan, kung given ang base, which is equivalent to 4 millimeters, kung naalala nyo pa yung geometry ninyo, cosine, dahil equal yung dalawang leg, 45 degrees to. Cosine 45 is equivalent to, ano siya? Ito yung kinukuha natin eh. So, ito yung angle, yung 45 degrees, ito. Cosine 45 is equivalent to adjacent over hypotenuse, yung 4 millimeter. So, throat is equivalent to, ang cosine 45 degrees is 0.707 multiplied by 4. Therefore, throat is equivalent to 2.82 millimeter. Kailangan kasi nating makuha yung throat dahil yun yung effective dimension niya. Imumultiply natin sa length. Alin yung length na yun? Yun, yung green na pinakita ko sa inyo kanina. Babalik ko uli yung kanina, no? Isusum ko na lang. Yung perimeter nung section, yung kulay green na to. Kukunin natin yung dimension niyan, ilan ang total length niya, paikot. Mumultiply natin doon sa throat. Makukuha natin yung total area. Length multiplied by this, parehong millimeter. Ang answer natin is millimeter square. Alin yun? Yung AW. Ito yun. Area of welding. So, paano pag-compute nun? L is equivalent to yung depth, 203. Yung depth, ano? Yung properties. Tignan natin, ano? 203 plus yung inner depth, 203 minus yung thickness ng flange, which is 10. Ito, yung dalawang, yung flange, minus natin, 10 yun, 10. Para makuha natin yung net length niya, net depth. So, 20 yun, 20. Plus yung flange is, breadth of flange is yung outer side. Dito, at saka yung sa, nasa ilalim. 64 times 2. Plus, yung nasa inner naman, yung sa ilalim. To. So, 64 minus yung thickness nung web, which is 12. 64 minus 12 times 2. L is equivalent to 628 millimeter. Nakuha na natin yung length, yung perimeter ng welding. Ang gagawin naman natin, kunin natin yung area ng welding. Kailangan natin yung length. Mumultiply natin dito sa throat, yung depth ng throat. Equivalent to 628 multiplied by 2.82 equals 1,176 millimeter square. Shear resistance is equivalent to, kunin ko muna, no? Kopyahin ko muna, 0.67 multiply by, apply na natin yung VW, ano yun, yung 0.67. Huwag kayong makonfuse dito, no? Dalawang sunod yung 0.67 kasi yung isa naka-default sa formula. And then yung recommended ng code for VW, yung reduction is also 0.67. Ina-apply na natin. Multiply by XU. Ano yung XU? Ito yung strength ng welding rod natin. Ang ginamit natin is E60. Gagamitin natin 400 MPa. So, 400 multiply by 1,176. Ito, yung area ng welding. Makukuha natin yung resistance niya. Shear resistance ng welding is equivalent to 318,000. Actually, meron pa itong ano, no, may maliliit na number pa rito. Sinimplify ko na lang Newton. Or 318 kilonewton. Which is far more greater than yung ultimate strength na 30. Ito. Doon natin i-compare. Sobrang lakas, ano po?
30 kN. Ang kailangan lang nating resistance is 30 kN, but yung base sa computation natin, kung i-consider natin yung whole perimeter ng cross-section ng stringer, i-welding natin siya, ang magiging resistance niya using E60 electrode is 318 kN ang resistance niya compared to 30 kN. Kaya very safe po siya. Pwede nyo naman gawin, i-design ninyo yung length. Kunyari, gamitin natin yung 30 kN instead of yung resistance. Makukompute natin kung gaano kahaba yung kailangan natin. Try natin yun. Pabaligtad naman yung gawin natin. Kung given yung 30 kN, let's say 30 kN, no? I-convert natin sa Newton times 10 to the 3 is equivalent to 0.67. Susundan ninyo, no? Kinukompute natin, pabaligtad naman. Ang kukunin naman natin yung length. Multiply by 400, siya pa rin, ano? Siya pa rin ang gagamit. Dito lang siya magbabago. Yung throat, gagamitin natin to 2.82. So, L, or required length to satisfy 30 kN, 59 millimeters. So, kung mag-welding ka ng 59 millimeters, ibig sabihin, kaya na niyang isatisfy yung shear na 30 kN. So, pinakita ko lang sa inyo ang procedures, paano nang kinocompute, paano dinidesign yung welding connection. Ganun ang kailangan po. Ano? Tandaan lang po natin yung formula itong in-encircle ko. VR is equivalent to 0.67 multiply ng reduction factor VW, ito yon, which is 0.67 base sa code yan. And then yung XU depende sa welding rod na gagamitin ninyo. Kung E60, that is equivalent to 400 MPa. And then, direct substitution, makukuha ninyo yung resistance. So, ganyan din yung principle na i-apply natin. Kunyari, beam connection, dalawang beam, pagkukonekta natin, i-welding natin sa poste, sa steel column. Ganyan din ang principle, ganyan din ang approach. Basta gamitin lang po natin yun. And then, take note kung ang gagamitin natin is E60 or E70, nagbabago itong XU. Babaguhin natin, papalitan natin. Additional information na lang po, no? Para doon sa mga hindi nakakalam, ano? Structural welding, hindi kahit sino pwedeng mag-welding na pwedeng humawak. Meron pong certification niya, ini-issue ng government. Nagdadaan sila sa testing. At hindi ko po alam kung anong agency sa government, ano, sa ating bansa, ano, sa Philippines. Kung sino yung nagre-regulate nun, no? Binibigyan sila ng certification. Yung tinatawag natin ng mga certified welder. Importante po yan, no? Certified welder, kung nadinig na ninyo. May mga designation sila. Yung tinatawag nila na 2G, kung nadinig nyo na yon, eh meron ng 4G, 6G. So, sa pagkakaalam ko, gano'n, no? Itama ninyo ako kung mali ako, no? Yung 2G, ang mga certified welder na 2G, sila yung certified mag-welding ng flat. Kunyari, ang welding nila, yung nasa floor, nakapatong sa flooring, yun. Yun ang tinatawag na flat. Sila yung mga 2G. But yung 4G, allowed sila mag-welding ng vertical. Vertical siya or horizontal. Mas mahirap kasi mag-welding ng nakatayo compared sa naka-flat. So, sila yung 4G. Ano naman yung 6G na tinatawag? 6G category. Ito na yung pinaka-mataas na posisyon ng certified welder. Kukunti po ang meron nito sa Philippines. Oh, sa pagkakalam ko, maaring marami na. Sila yung gumagawa, nagwe-welding ng mga pipes kasi all around yun. Eh. Umiikot yan, umiikot sila. So, iba yun naman yung skill nun. Kasi ang sinusukat po riyan, ang isipin ninyo, madali lang naman ang welding, pinagdidikit lang ninyo, pero hindi po. Ang importante riyan yung penetration, patindihan po sila ng pulso. Hindi naman yan dinidikit eh. Meron yung clearance. Kinakailangan yung clearance na yun, consistency ron para ma-maintain niya yung penetration noong welding rod sa dalawang materials na pinagkakabit niya, yung pinokonekta niya. So, importante sa mga welding or sa mga welder, meron designation, sila yung hinahanap. Kung minsan, inilalagay sa specification ng construction yan, ang nilalagay dyan, dapat certified welder. Oh. Pinakahuli, ano po, merong isa pang testing na ginagawa rito pagkatapos ng welding. Hindi pa tapos yan, kinakailangan nating i-test. Effective ba yung ginawang pag-welding? May mga welding po kasi kung minsan na akala mo nakakabit na siya, 100% naka-weld siya, although full weld tingnan, but hindi siya pala nag-penetrate or hindi naging effective yung
yung pagkoconnect niya dun sa dalawang materyales. So may mga testing na ginagawa po dyan. Meron tayo nung tinatawag na non-destructive testing. Isa sa mga mabilis na paraan dyan na ginagamit natin is yung dye penetrating test. Ini-spray nila yon. Kunyari, ito yung welding. No? Winelding niya rito. Winelding niya dyan. Ini-sprayan nila yan. Then, nagkakaroon ng discoloration yun. Hindi ko maalala kung alin yung limilitaw na void. Kumisan, sa natatandaan ko, pag nagkaroon ng white o namuti instead na red, pag nakita niya namumuti, ibig sabihin yung portion na yung void. Hindi nag-penetrate yung welding rod doon sa base metal. So, kinakailangan yung tanggalin yun. Iwi-welding na naman uli nila yung portion na yun. Then, ano pa? Yung isa, yung radiography testing o yung ine-x-ray. Yan po kasi yung dalawang popular. Yung x-ray, yung radiography testing, pinapaalis muna yung mga tao sa site kasi parang yan yung pwede nating ihalin tulad yan doon sa ginagawang x-ray sa tao. Tinetesting nila yan by means of exposing to radioactive. Malalaman nila yon. Mas effective yon. Mas accurate yung ganong testing compared do sa dye penetrating test. So, yung dalawang yon. Kung nagmamadali, hindi naman ganong ka-critical at parang kunyari, sabi natin mga residential type lang, pwede na yung, para sa akin, pwede na yung dye penetrating test. And then, pero yung malalaking structure, malalaking building, ginagamitan nila yan ng mga radiography test. Both of them are called non-destructive testing. So yun po, sana at may napulot kayo. I hope na gustuhan po nyo yung ating topic. Like and share na lang po at pakihintay na lang yung ibang mga videos natin na i-upload on this channel. Kung may mga question, drop lang po kayo ng question at pilitin nating sagutin. Thank you for watching. God bless.